na posible bang maipatupad ang social distancing sa harap ng masidhing debosyon ng mga kumakapit ngayon sa pananampalataya. Nakatutok si Katrina Son. Panata ni Ariel dapat ang pagdarasal sa itim na Nazareno. Kaya naman kahit sarado ngayong enhanced community quarantine, pinilit pa rin niyang makadaan sa Quiapo Church. Awareness ngayon po eh, kailangan namin ng kaunting panalangin lang sa Panginoon Nazareno. Panata po namin na makadaan lang po kami dito, okay na sa amin. Pero bawal ang mamalagi kahit sa labas ng simbahan. Dire-diretso po tayo. Naka-quarantine po tayo. Yung katigasan ng uno natin ay bawasan natin. Kaya ang mga nagpunta rito, kanya-kanyang diskarte para di masita. Papasalamat lang po tayo sa ating Panginoon. Para ulang sa payapaan ng mawala na po coronavirus. Talaga pong budiboto kami ng mahal na Nazareno. Ako po, napakarami po. Lalo po ngayong araw ng Biyernes. Pag iniwanan po namin ito na segundo lang, napakarami niyan. Pupunuin yung Boulevard na yan. Sa ngayon, ay bawal pa ang misa sa mga lugar na nasa ilalim ng enhanced community quarantine. Pero naghahanda na ang Archdiocese of Manila sakaling maalis na ang ECQ. Pag malis yung ECQ na mapayagan kami magkaroon ng religious services, kaya gumawa na kami ng guidelines paano ito gagawin. Unang-una riyan, ang pagsusuot ng face mask ng lahat ng magsisimba at mga nagtatrabaho sa simbahan. Pati ang pari, naka-face mask din habang nagmimisa. Mahigpit daw na ipatutupad ang social distancing. Lalagyan ng espasyo sa mga upuan para walang magdidikitan. At kapag napuno na ang mga upuan, isasara ang simbahan. Ang hindi magkakasya sa loob, papayagan sa labas pero dapat may social distancing pa rin. Bahagi ng paglilimita sa loob ng mga simbahan ang pagbabawas ng bilang ng mga sakristan. Dalawang sakristan na lang ang pwede kung maaari at hindi sila dapat mga bata. Bawal na rin muna ang mga choir. Ang pwede lang ay isang song leader at isang tagatugtog. Babawasan na rin ang mga pagkanta sa misa. No touch policy rin sa misa dahil bawal ang paghahawak kamay sa pagkanta ng Ama Namin. Bawal din ang pagbeso o handshake sa pagpapalitan ng sign of peace. Sa Holy Communion naman, kailangan naka-face mask ang pari o lay minister at kailangan maghugas ng kamay bago ito gawin. Wala na rin pag-uusap sa communion. Ibig sabihin, hindi na magsasabi ang pari o lay minister ng katagang katawan ni Kristo at hindi na rin tutugon ng amen ang nagko-communion. Bilang pag-iingat, hindi rin muna hinihikayat ang paggamit ng aircon sa mga simbahan. Maglalagay din ng mga foot bath at thermal scanner sa mga pintuan. Ang mga lalagyan ng holy water, tatakpan muna at hindi lalagyan ng laman. Bawal din ang paghawak o pagpunas sa mga imahin. Magkakaroon din daw ng 30 minutong pagitan sa bawat misa para malinis at madisinfect ang simbahan. Hindi kaagad papasok yung next batch kasi lilinisan pa yung mga pews. Kaya magkaroon din ng bagong Ministry of Sanitation para sa paglilinis ng ganon. At sa mga okasyon naman na ipinagdiriwang mismo sa loob ng simbahan na tulad na lamang ng binyag, bukod sa mga magulang, isang pares lamang daw ng ninong at ninang ang maaari. At kung kasal naman, bukod nga sa mga ikakasal, immediate family lamang at witnesses ang papayagan sa loob ng simbahan. Pero ngayon pa lang, ang ilang volunteer na bantay sa Quiapo Church naniniwalang mahirap masunod ang social distancing sa harap ng masidhing debosyon ng mga nananampalataya. Hindi rin mo masusunod yung mga distancing na alam niyo po itong Quiapo. Pinagkakagulan po talaga to. Dikit-dikit po ang tao. Talaga po kami mahirapan kahit yung mga kapulisan natin. Katrina Son, Nakatutok, 24 Oras. At abangan!